Hey, what's up mga bro? Game 3, Conference Finals sa pagitan ng Miami Heat at Boston Celtics ang pag-uusapan natin. Pero bago tayo magpatuloy dyan mga bro, ay huwag kalimutang i-like itong video at mag-subscribe sa ating channel. Sabay mo na ring i-ring yung notification bell button para ma-update ka sa tuwing maglalabas tayo ng video about sa NBA. So, first quarter, agad ulit umarangkada ang Boston Celtics kung saan lumamang sila ng 9 points. Nanguna dyan itong sila Jaylen Brown at Jason Tatum. Tulad ng game 2, starting 5 ang kumana para sa kanila. Sa quarter din na to, naglaro off the bench si Gordon Hayward kung saan nagtala naman siya ng 2 points at isang assist. Para naman sa Miami Heat, nakapagtala sila lang 5 turnovers kumpara sa isa lang ng Boston. Dahilan na marahil kung bakit sila nalamangan ng ganyan. Pagdating naman ng second quarter, medyo nagising yung outside shooting ng Miami Heat. Nanguna para sa kanila etong rookie na si Tyler Herro, kung saan umiskor siya ng 16 points sa second quarter. Dito ay nababa nila hanggang sa 5 puntos yung lamang ng Boston. Pero sa last 2 minutes ng quarter, maganda ang pinakitang depensa ng Boston, kung saan nakaka-score sila sa bawat turnovers ng Miami Heat. Dahilan para sila pa rin ang makahawak ng lamang pagtapos ng first half. Sa third quarter, komportabling hawak na ng Celtics ang 18 points na lamang nila. Dito patuloy nilang inaatake yung zone defense ng Miami Heat. Kumpara nung game 2, dun nagre-rely sila sa outside shooting nila. Pero this time, sa ilalim na sila kumukuha ng puntos. And it's effective dahil pagtapos ng third quarter, meron silang 50 points sa loob ng paint. Kaya naman, lamang pa rin sila ng 15 points pagpasok ng fourth quarter. Pero kung ako ang Celtics, hindi pa rin dapat ako magre-relax kahit na may hawak akong ganyan na lamang. Dahil alam naman natin na pagdating sa uling quarter, delikado tong Miami Heat. Pero mukhang natuto na sa unang dalawang laro etong Celtics. Kanina, hindi na sila nagko-collapse sa opensa at depensa. Kahit na may pagkakataon sanang makabalik ang Miami Heat, agad naman nila tong nababawi. Sa tulong yan ng mainit na shooting para kay Kemba Walker na nagtala ng 21 points sa game 3. Pagdating naman sa last minute ng 4th quarter, dito nagkaroon ulit ng chance ang Miami na makadikit sa pangunguna naman yan ni Duncan Robinson na nakatatlong 3 points sa quarter na yan. Nagawa nilang maibaba sa 7 points yung lamang ng Celtics, yun nga lang, medyo late na yung naging run nilang yan. Kaya sana pero nag-short sa oras, pero at least nandun pa rin yung paglaban ng Miami Heat. Kahit na nalamangan sila ng 20 points, naibaba pa rin naman nila sa single digits yung lamang. Kaya naman sa uli, ay nakaisa na rin ang Boston Celtics sa Conference Finals. Tatlong players sa kanila ang meron 20 points pataas. Si Jaylen Brown na may 26 points, Jason Tatum na may 25 points at Kemba Walker na may 21 points. So yan lang para sa update natin sa laban ng Miami Heat at Boston Celtics. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa panonood mga bro. Peace bro!